Hello po, good morning sa inyong lahat, no? Kung saan man po kayong panig na mundo, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Nandito po tayo upang magbigay ng kaalaman o siguro po sa iba ay alam na itong mga direktiba ng mga lalawigan dito sa Pilipinas, no? Gaya po ng Pampanga ay nagbigay, meron po silang direktiba na pinamagatang na balik Pinas, balik Pampanga application, no? Layunin po ng programa ito na gawin ligtas ang mga umuwing OFW dito sa Pampanga. At matulungan po siyempre ang local government na ma-decongest ang NAIA terminal, no? Okay po, no? Sino-sino po ang kwalipikado dito sa programang ito, no? Oops, number 1. Dapat registrado ka ng OWA, okay? Number 2, meron kang work permit or visa, siyempre, no? At pangatlo po, ipinanganak ka sa Pampanga o residente ka dito sa Pampanga, no? At pang-apat, dapat wala kang criminal record, no? May mga step po tayong dapat sundin. Ngayon po, ano ko po sa laptop para mas klaro po, no? Ngayon po, no, susundin natin ang mga step, no? Paano mag-install ng balik Pinas, balik Pampanga program, no? Bali, pupunta po tayo sa Google, no? Ayan, punta po tayo sa Google at search po lang, i-type po lang natin, no? Balik Pinas, balik Pampanga, ito po natin ano, no? Tapos ito po ano, itong double dot balik Pampanga, pilitin po natin yan, no? Yan, bali ito na po siya, no? Ngayon po, mag-login po tayo dito, no? Or sign up po na. Yan. Bali po, ENP. Ipilapan po natin ito, no? OFW po versus Filipino, yan. Tapos, choose file. Yan po, no? Yan, pangalan, git ng pangalan, apelido, gender, birthday, occupation, civil status po, nationality, Filipino, tapos yung address natin sa Pilipinas, region, kung ano po ka, region 3, region 4, province, Pampanga, ito po municipality, Makabibi, barangay, Aralaya, puro po sa division, address out sa Philippines, sa ano po, sa kung saan kayong abot galing, limbawa dito sa Saudi, yan, sa Jeddah, kung ano po yung address, Philippines, city, country, Saudi Arabia, office number, yan pong phone number, passport, yan po na plane ticket, airline, flight number, saka yung departure date, at arrival po yan dito sa Pilipinas, no? Yan po, no, meron pa po siya, yan, sagutin lang po itong mga itong kayo. Have you been exposed in contact COVID-19 case for 10 days before the onset sign? Yes, kung opo, no, kung hindi, at no, kung wala pong ano, no? If yes, indicate the exposure to contact COVID-19, yan, kung ano po yung date nung na-expose po kayo sa COVID-19. Have you been placed in known cold transmission for 10 days before the onset? Kung po nagkaroon kayo ng 14 days, limbawa, nagka-ano kayo sa Saudi, kung nag-under po na kayo ng quarantine, yes, kung oo, no, kung hindi, at unknown kung wala po kayo sagot, no? If yes, kung saan po kayo nag-quarantine sa workplace, sa facility, social gathering, nag-release po, no? Tapos po, other specify po kung ano po yung ibang detalye, tapos, then when you have been in that place, kung kailan po kayo napunta na expose dati, kung saan din po kayong lugar, no? Tapos isip lang po, no? Ganyan lang po yung kabilis yung pag-ipilap ng balik Pinas, balik Pampanga program, no? Kailangan po before 10 days or higit pa, magpa-register na po kayo para sa paghahanda ng probinsya ng Pampanga sa pagdating nyo, no? Ayun po, maraming salamat po. Okay po, ngayon na napag-usapan na po natin lahat, no? Ang payo ko lang po ay mag-ingat po tayo sa ating pag-uwi at pagbalik dito sa abroad na
Ligtas din po tayo na to, walang mga anumang sakit, no? Kung ano man po yung ipinimplement ng ating gobyerno, ay sundin na po tayo, wag na po tayo magmatigas ng ulo. Kasi po dito sa abroad talagang totally implementation po, no? Kaya medyo wala ng mga affected dito, lalo na sa Saudi Arabia. Kasi po halos sa... talagang sinusunod po ng halatang tunay ng Saudi Arabia, no? Kaya ganyan din po, no, mag-ingat po tayo at maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.